pang mahaba na ba 'to? Okay. Well, depende po sa feedback tsaka sa reaction po ng mga tao. All I can do is hope and pray na magustuhan nila yung pelikula na offer namin sa kanila. Oo nga, kasi di ba dati ayaw mo? Hindi naman po sa ayaw, kasi dati po, lagi pong wala sa timing before, kasi I was based in Singapore, pabalik-balik. So, yung mga offers dati, either few and far between, or laging wala sa timing. Yung last TV appearance ko sa Balaga was, I think, almost 2 years ago na po ata. Kaya nung tinawagan ako ni Senator Jinggoy, una, talagang reluctant pa rin ako kasi nga, ang tagal na nung huli. Pero yun, sinabi niya naman sa akin na papa-workshop niya kami again. So, anak-workshop pa? Opo. So, ano naman, I take it as a challenge. I mean, kung may bubuga akong mag-manifest yung acting genes. Kasi nanay at tatay ko galing naman din po sa show. Correct. So, kumusta naman? Sana nga lumabas yung acting genes. Kumusta yung naging pag-ate? Magugustuhan mo na ba? Well, yun nga po. Sabi ko, as I said kanina, kinabahan talaga ako, lalo na nung kaeksena ko si, syempre, Miss Sylvia Sanchez. Pero mas lalo akong kinabahan nung kaeksena ko yung kapatid ko si Senator Jinggoy. Siguro ganun talaga kapag, mas kilala mo. Mas nakakababa ang kapatid. Oo. Nung una, akala ko mas kakabahan ako kay Miss Sylvia. Pero mas nanginig ako nung si Senator Jinggoy na si Kuya Jinggoy na. Pero yun nga, pareho naman silang, very generous. And yun nga, they made it a point na maging comfortable ako sa dun sa mga eksena namin. Kailan nakalaban ka na ba sa drama? Well, hindi naman heavy drama. Well, there were some scenes na medyo seryoso, pero hindi naman drama. Pero madali ka bang iyak? Hindi rin kasi masyado hindi rin. Parang masaya kasi ang buhay ni Jay. Hindi rin po, marami rin pong pinagdaanan. Marami rin hugot. Pero lately kasi medyo, yun nga, I can say na lately tahimik na kasi. And si Ellie is already 8, so medyo, laki na, no? Ang bilis ang bilis, na panon. Ang bilis ang panon, dalagita na nga. Hindi na baby. Yeah, in 5 years siguro magsisimula na kami magtalo at mag... kasi syempre, dadayon sa, magsisimula na yan lumabas, kumimik. Tapos may magkakagusto na, ganda-ganda rin ang anak. Well, doon hindi pa po ako ready. Pero sa the rest, very exciting po. I mean, si, 'di ba, syempre I became a dad at the age of 21. Na nga pa, maraming natutunan along the way, and si Ellie rin yung actually nagtuturo sa akin. Natututo ako from her. Well, kasi yun nga, 21 ako. Spoiler ka ba? Medyo kasi given the situation na hindi kami laging magkasama, di ba minsan na kay Andy siya, once na sa akin siya, syempre I make it a point na talagang masaya, light and everything. Syempre naman po. Paano yung schedule niyo? Every month na nakikita mo siya? I see her every other week. Oh. Every other week. Uh-oh. Okay naman po. I mean, matagal na pong ganun yung setup more than a year. So maayos naman po lahat. Very smooth. So dahil sa minsan lang kayo magkita, syempre yung parang hindi mo na siya, yung time na may magagalit ka, parang hindi mo na nagagawa or napapagalitan siya. Well, hindi ko po kaya magalit sa kanya. Siguro the most is napapagsabihan naman po. And si Ellie naman so far is very obedient. Mabait. Hindi ko lang alam, hindi ko sure kung kanino nagmana, pero mabait. Pero masasabi mo ba na yung ganun na ugali ng anak mo, syempre, ikikredit mo rin sa nanay niya dahil of course. Yung pagpapalaksin maayos. Oo, oh, lalo na nung, I think, yeah, Ellie was already 4 nung nag-start niya yung ganitong setup. So, syempre po, si, a mom is a mom. Hindi natin take it away from Andy. And I give her due credit for that. She deserves a credit. What's your normal bonding time? Normal bonding time? Kami kasi ni Ellie, kahit nasa bahay lang kami.
She likes what, well, like most kids, YouTube, you know, yung iPad. Pero yun, I make it a point na pag maraming free time, na to take her to different places, here or abroad. Ito nga, dapat mag-judgified kami last week, but yung Enco, hindi kami natuloy. She was looking forward to that so much kasi nga, we were supposed to ski. So first time niya sana makaka-experience of snow. Pero unfortunately, we had to move it. That's a little. Around 5 days. Every other week, 5 days. Yeah, not bad. I mean, I'm not complaining. It's enough. Yeah. Well, kasama ko si Ellie. I can't ask for more. Si Ellie lang? Opo. Ilang years na si Ellie lang yung date ko. Masaya naman. Yeah. She'll be with me this weekend. Pero ano yung choice mo ba yun? O wala ka palang talagang makita? Or... Well, hindi po kasi rin ako naghahanap eh. I mean, for the meantime, okay na ako with Ellie. Masaya ka na, walang... Masaya na ako with Ellie. Hindi talaga ako naghahanap for a romantic relationship. Hindi ko na po masasabi na malamig eh. Kasi kasama ko naman yung daughter. And more than enough na si Ellie. Jake, ang gwapo mong yan. Wala kang love. Makapaniwala si no, Marin. Sayang naman. The thing with me is, hindi naman po, never naman po ako actively naghahanap. For me kasi, dumarating lang yan eh. You know, right time. Naghahabol. Ano naman po? Nagkakagulo sa kanya. Wala naman po. Pero ano? I think I'm busy being a father po talaga. Yung dating, wala. Merong gano'n naman. Kahit pa paano. Hindi rin. Sayang talaga. Hindi po. So ikaw lang hindi babaer sa... Actually, pakiulit mo yung tanong. So ikaw lang yung hindi pa ba Aero Jake sa pamilya? May anak naman. Yung punchline sa'yo. Yun ang sundot. Dahil pala hindi nyo siya tinanong. Balik ka rin dahil ko. Back to you, Jake. Iniingit nga rin siya sa kagwapuha mo kung pupunta rin kagwapuha mo sa kanya. Siya naman po yung pinagwapo ko po niya. Wow! Siya so, yung pinaka-gwapo ko kapatid. Tama na, doon na. Parang galit. Huwag mo nandun ko nga. Parang galit. Galit siya.